Dito lang po na yun. Good morning po sa lahat. Pwede mo ang kamayan mo yung katabi at sabihin mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Tapos kamayan mo ulit, sasabihin mo, joke lang. Okay na sana. Hindi, totoo yun mga kapatid. Hallelujah. First of all, I would like to give thanks to our ladies department leadership sa pangunguna ni Sister Richelle at saka si Pastora Rose sa privilege na magamit ng Panginoon makapag-share ng salita ng Diyos at maging karanasan din. Nakatayo ko sa harapan ng mga nanay at ang magsasalita ay isang tatay. So, different approach from father's side. Maganda rin yun kasi maganda yung ang nagli-lecture sa inyo yung nanay din. Pero maganda rin yung sa father's side naman makakuha kayo ng idea. Amen ba? Amen! Papayagan nyo yun? Amen! Okay, the topic assigned to me in our notes, pero gusto kong wag na lang kayong tumutok sa notes, gusto kong tumutok na lang kayo dito sa aking lecture kasi it's a combination, kaunti din lang ang kinuha ko dyan kasi maiti-take home nyo naman yan, and I suggest na i-review nyo sa bahay, basahin, pero meron akong sariling research and studies and then kinumbine ko plus the experience, sabi ko nga. So the topic assigned to me ayong dealing with our children. Actually, tatlo siya. Nahirapan ako kasi dealing with married children. Isinama din yung paano natin pakitunguhan yung anak nating may asawa na, paano natin i-deal sila, at saka yung paano tayo makitungo sa ating apo. Sino ditong may apo na? Taas ang kanang kamay. Wow, ang dami na. Galing. Ako gusto ko na magka-apo eh. Nakaingit. Kaya lang, ang panganay ko yan pa eh. Wala pang, hindi pa ganun, hindi pa serious. May anak na may asawa na. Marami din. Yung wala pang apo pero gusto nang magka-apo, katulad ko. Dalawang kamay. Yung wala pang asawa ang anak, gusto nang magka-asawa yung kanyang anak. Marami din. Praise God. But before we come to our lesson, hingin muna natin ang gabay ng ating Panginoon. Let us pray first. Lord Jesus, we submit everything to you. We acknowledge your presence in our midst. We can do nothing without you. But we can do all things through Christ who gives us strength. We acknowledge your presence in our midst, Lord. Bless the one that will deliver the message. Bless the lecturer, the listeners. Each and everyone from this pulpit to that door and every corner of this house, we may ask your presence to move freely to every soul, every heart. Bless us as we listen to your words from the instruction of your holy word. Thank you so much, O God. Pagpalain mo ang buong ladies conference ng Batangas ladies na ito from the start up to the end. We dedicate this all to you. Maparangalan ka, maluwalhati sa lahat ng aming gagawin. Lahat ng tatayo sa likod ng pulpito, ikaw ang sentro, maging sa buhay ko, Panginoon. Gamitin mo lang ang instrumento, ang iyong lingkod. Thank you so much, be with us, give us victory. We ask this all in thy lovely name. All God's people say, in Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan muli natin ating Panginoon. Hey, dealing with our children. Yan, yung pong topic na inassign sa akin. But the main theme of our Batangas Ladies Conference 2018 is under Spirit and Truth, Family Life. Nakita nyo din sa inyong notes. Yun talaga yung pinaka subtopic niya, Family Life. And I research and study more about my topic. Let me share to you what I have learned. And of course, with a combination of our notes, may kinuha din ako dyan, plus my personal experience as a father of five. Ako rin po ay isang ama ng limang
bata, o limang aming anak, nandiyan po yung aking pinakamaganda sa inyong lahat. Ang aking wife, nandiyan. Let us lay first the Bible-based foundation of our topic, our Bible verse. Multimedia. Ang ating verse ay Hebrews 12:6-10 and Proverbs 22:6. Gusto kong tingnan nyo sa inyong Bible. Hebrews 12:6-10 and Proverbs 22:6. Pupunahin mo natin ang Hebrews 12:6. As far as ang alam ko ay 1.5 hours yata ang alatid sa akin, so madidil natin mabuti ito. Hebrews 12:6-10. Anong gusto nyo, English na o Tagalog ang ating gamitin? Okay, may translation naman parehas. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Tagalog, basahin ninyo, go. Okay, take note the word pinarurusahan at hinahampas ng Panginoon ng kanyang iniibig at itinuturing na anak. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father chasteneth not? Tagalog version, sabay-sabay kayo, go. Tulad sa mga anak, sapagkat ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Now, the head of the family ay ama, pero ang second to the command o second commander-in-chief ay kayo. Kaya kung ano yung ini-impose na rules and regulation ng ama, sa sisigunda kayo doon. Hindi dapat kukontrahin nyo o iibahin ninyo kasi magkakaroon ng diferensya. Hello? Okay, verse 8. But if ye be without chastisement, whereof all partakers, then are ye bastards and not sons. Sa Tagalog, go. Sino sa inyo nakaranas ng pinalo ng Panginoon? Congratulations, anak kayo ng Panginoon. Talapakan natin ating Panginoon. Ang anak lang ng Panginoon ang kanyang pinapalo. Ako, wala akong karapatan paluin ang inyong anak dahil hindi ko anak yon. Wala akong karapatang disiplinahin, pangaralan, or hindi siguro na pangaralan, pero yung discipline, hindi ko magagawa yon. Tanging sa aking anak ko lang yon. So, pag inaari tayo ng Panginoon, salamat sa Diyos kung nakakaranas tayo ng discipline ng Panginoon o ng rebuke o ng correction, praise God. Ang sabi nga, dahil pag ikaw ay pinapalo ng Panginoon at nasasaktan ka, salamat sa Diyos, buhay ka pa. May pakiramdam ka pa. Number 9, verse 9. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Tagalog, go. Iginagalang. So, ang dulot ng discipline is reverence. Iginagalang mo. And then sunod? Lalong at tayo'y mabubuhay, then iadya ka sa kamatayan pag mayroon ganun. Okay, verse 10. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Sa Tagalog, go. Ayos, alam mo na galing, ngunit upang, that's the purpose. Gusto ng Diyos na mamuldi tayo patungo lalo sa kabanalan. And next verse. Ayan, Proverbs 22:6, favorite natin yan. Sabay-sabay tayo, go. Even when he is old, he will not depart from it. Alam niyo yung salitang train? Akala lang natin, salita lang siya. Pero kaakibat ng training, napansin niyo yung mga military training?
may kasama din yung sakit ng katawan. Hallelujah. So, sa pag-aaral natin ay tatakbo tayo dyan. Okay, next. Our main theme of this ladies' conference, family life. Next. But under that family life na dealing with our children, ay minodify ko ang title at nilagyan ko ng Biblical Parenting, Raising Godly Children. At binasa ko yung book nila, Paul and Linda Bucknell, Happy Parents of Eight Children. Okay, so happy parents of eight children. I am a happy father of five children. Christian parents. Okay, God bless you. Please be seated. Let me go to my introduction. We Christian parents, we desire our children to live a life what the Lord wants them, but not all children are the same. Sino sa inyo ang merong anak na higit sa isa? Napansin nyo iba-iba ang kanilang ugali? Pero iwasan natin magkaroon ng favoritism. Pero aminin natin at hindi, meron talagang makakakuha ng iyong loob. Tama? May makakakapture talaga. Kasi kung paano ka mag-response sa anak mo, ay kung paano siya... Yes, kung paano... Merong batang... Sino sa inyo merong anak na napakasipag? Masipag. Kahit di napakasipag, masipag. At ang maganda, yung may anak na masipag na, pero nakangiti pang gumagawa. Masaya ka dun, di ba? Meron na mga anak na gumagawa, pero nakasimangot. Parang ampalayan mo ka. Kulubot lahat. O kaya nagdadabog. Gumagawa nga, pero nagdadabog. Hindi ka masaya dun bilang magulang, bilang nanay. Amen? So, sabi ko nga, para siyang palad. Na pareha-pareha sila daliri, pero mayroong maiksi na mataba, mayroon namang payat na hindi mo sila katangkad at mayroong pagkatangkad. Yung aking pangalawa, mas matangkad sa pananay. Tapos yung pangatlo, makapal. Hindi yung mukha, ang katumalapan, ang katawan. And then babae. So, parang ganyan mga kapatid. Now, also, not parents are the same. Ganon din, iba-iba rin tayo, iba rin ako magpalakad ng aking pamilya, iba rin kami palakad. Pero maganda na puntahan natin yung biblical parenting. Ano ba ang makabibliyang pamamaraan ng pagpapatakbo ng ating pamilya, lalo na pagpapalaki ng ating anak, para makaproduce tayo ng mga godly children, makadiyos na mga anak. Amen? At ang una dyan, sabi sa psychology, kadalasan, malaking porsyento na makaproduce ka ng makadiyos na anak kapag makadiyos ka. Kapag makadiyos ang ama at ina, maliit ang porsyento makaproduce sila ng hindi makadiyos. Kakaunting-kaunti. Mayroon din, pero kaunti. Talagang sadyang... The big percentage ay makaproduce talaga ng katulad din nilang makadiyos din. Palakpakan natin ating Panginoon. Let us admit that the attitudes and behaviors of our children vary every time. Nag-iiba-iba ang ugali, depende sa edad. Iba ang dealing mo nung gumagapang pa kaysa nung tumatakbo na. At kapag kami medyo may crush na, kabado ka na dyan. Kung ang anak mo'y babae, tapos may naghahatid-hatid na, nako, malaki na ang kabog. O kung ang anak mo'y lalaki, tapos may sinisipat-sipat na, nako, medyo mahirap na yan, tapos medyo late na umuwi. Hello! Medyo, ayan, relate tayo dyan lahat. We should be aware of the development that is and its traits and behavioral responses as they grow. Kailangan daw, familiar tayo doon. Minsan, ang pag-deal natin sa kanila, parang bata pa, pero tingnan natin anong edad na sila. Ako namulat din ako dyan, mga kapatid. Akala ko mga anak ko kasing liliit pa dati, pero binuksan ng Panginoon ang isipan ko na hindi na ganun. Iba na ang dealing mo sa kanila. Binatang dalaga na sila, college graduate na ang isa, malapit ng
mag-graduate ng college ulit. Pangalawa, lahat sila ay nasa kolehiyo na iba na ang dealing mo sa kanila. Go? Attitudes and behaviors, Paris, nag-iiba-iba. Yan, meron ba tayong anak na ganyan? Pag sinasabihan na yun. Okay, tuloy. Stages and ages of our children. Number one muna, i-deal natin yung babyhood up to childhood stage. Yan. Madali siguro, di ba? Lagi na lang tuwa-tuwa ka, lalo na yung unang hakbang, sabi nga, unang gupit, pagpapagupit kung lalaki, unang salita, mama. Meron, narinig nyo ba itong kwento? Meron daw parang, yung special child, bihira lang siya magsalita. Narinig nyo na yun? Pero pag nagsalita siya, may nangyayari. So, bihira siya magsalita. Isang araw, nagsalita siya, sabi niya, Lolo, kinabukasan patay ang lulo niya. Bihira siya magsalita, pero may nangyayari pagka nagsalita siya. Matagal na naman siya nagsalita. Hindi nagsasalita. Nung magsalita sa niya, Lola, kinabukasan patay na naman ang Lola. Kabalo na ngayon ang nanay at ang tatay, baka sila na ang susunod. Naku, isang araw nga, matagal din bago sinundan yung salita niya. Nagsalita na naman, sabi niya, Mama, patay na naman ang mama niya. Kinabahan na yung tatay, sabi niya, Nako, ako na nga hiyatag sulito. Nagsalita nga mga kapatid, sabi niya, Papa, kinabukasan, tining, Apa, buhay ako ah. Ano lang nangyari sa akin? Yung kapitbahay, patay. Oh, alam niyo na ibig sabihin. Palakpakan natin ating Panginoon. Babyhood. Hallelujah. Go. Now, babyhood up to late childhood and up to adolescence stages or stage. Ang infancy, ang tawag yan ay from birth to up to 2 years old. Ang early childhood, ages 3 to 8. And middle childhood, 9 to 11, mga critical masyado. Alam nyo, ang panahon natin ngayon, bantayan natin, lalo na pagbabad ang ating mga anak sa social media, ay na, ang tawag sa kanila ay Generation X, Millennial, at Emo. Alam nyo yung Emo generation? Very emotional. At kapag nakakita niya ng susumbungan, lalo na kung opposite sex, delikado. Kaya bantayan nating maigi mga kapatid ang ating mga anak, very emotional. Ang aking anak ay na-deal ko sa ganyang bagay, naagapan ko mga kapatid, may karanasan ako sa ganyan. So, let's go. Babyhood, cute, saya, sarap pagka, lalo na unang baby, para sa lahat talagang sa tita, sa tito, sa lolo, lalo na sa lola, nako, hindi nabibitawan. Kikidnapin na. Eh, pagdalaw ninyo, kayo na lang dalawa ko, uwi, iwan na si Apo. Next. Yan, the babyhood and to late childhood stage. This stage is the most critical for a child. Pinaka-critical. Yung foundation kasi maglalata. Para silang memory na empty. And lahat ng ipapasok natin sa kanila, yung pa lang sila nag-uumpisa, kaya napakalagang maganda at tama ang kanilang unang makukuha. Now remember, first learning starts at home. Dapat ang unang aral na kanilang matunan ay galing sa nanay at sa tatay. Ang first word nga nila, di ba, mama, papa, dede, wewe, upo. Yan ang mga first word nila. Uy, nagsalita na! Tuwa-tuwa tayo mga kapatid pag nagsalita na. They start to socialize. Pag laki-laki ng kaunti. And to be creative. Napaka-creative nila. Yan, napaka-bilis nila. Grabe, hahabuli natin sila. Tayo tinuturuan ang mga dapat gawin. Lalo na sa mga pagkalikot ng cellphone. Paano ito, anak? Tapos, inidandahan naman, hindi ko masundan sila. Hello, napakabilis. Tama? Tayo ang tinuturuan. Hallelujah. At this stage, it is very vital for them to have a concept that they are having a godly family and they belong to it because this stage is the foundational stage. Ito daw yung stage na ito, yung babyhood to childhood, ito yung foundational stage, pundasyon, kumbaga sa building, naglalatag pa lang at ang
tikas, ang tibay ng isang building ay nakasalalay sa tibay ng pundasyon. Pag maganda ang naipundar natin, ako personally, kahit bitawan ko ng aking mga anak, at panatag ng loob ko kasi naipundar ko na sa kanila ang one Lord, one faith, one baptism, moral values. Alam na nila ang tama at mali. Meron kaming kondisyon sa bahay na hindi pwedeng mag-girlfriend at mag-boyfriend hanggang nag-aaral. Sabi ko, pwede nyo namang suwayin. Kaya lang, tigil kayo sa pag-aaral. So, malinaw yun sa kanila. And then, sinusunod nila yun. Pagkatapos na ng pag-aaral, ipakilala nyo ako pa ang magsasabing apropyan. Ako pa ang maglalakad. Itatakbo ko pa. Kasi dapat tayo magulang, tayo maglalagay ng magandang pundasyon. Alam mo ba ang ating anak ay tayo ang may kagagawan kung ano sila? Huwag mong sabihin, ang kulit ng anak ko, ikaw ang gumawa ng maging makulit niya. Upo. Kasi magiging ganun siya sa pamagitan ng paraan ng pagpapalaki mo sa kanya. You are the maker of your child. Kaya yung may honor, pag say, congratulations, ang kinukongratulate yung may honor, ang kinukongratulate ko doon yung parents. Because you are the honor maker. Hindi niya nagawa yung kasi kung wala ka. Kung wala ang tatay at ang nanay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kayo yun. Kaya, di ba, ang yung mga naging successful, tandem niya ng parents at saka student eh. Kung yung ano, magulang pabaya, hindi nagkakaroon ng magandang academic standing ang anak. Pero pagka-uwi niyan, anak, anong assignment? Tulungan kita. Sige, gawin natin to. Naku, mga kapatid, sigurado, ganado yan. At talagang gaganda ang grades niyan. Palapakan natin at pulihin ang ating Panginoon. This is the time of increasing awareness. Dito sila nagkakaroon ng lumuwang sa maraming bagay kasi hindi pa nila alam ang lahat. Hello? Amen? They are usually self-centered. So the lesson of sharing must be established. Ito, gusto kong puntuhan ito. Gusto kong explore ito. Likas sa ating anak o sa apo, sa maliliit, ang pagiging madamot. Likas yan. Para yung manok na kahig ng kahig. Ang lahat ay kanya. Nakita mo yung bata, may laruan siya, gusto pa niya yung laruan ng iba. Pag hindi binigay, likas kasi, gusto ko yun. Ay, mayroon ka eh. Yun ang gusto ko eh. Pag hindi, iiyak yan. Tapos may mga magulang naman, dala ng iyak. Pag umiyak ang bata, ibibigay. Mali yun. Minamanipulate kayo ng inyong anak. Don't be manipulated with child. Kung iiyak siya, hiyak mo siyang umiyak. Pag nalaman niya, hindi pala umubra ang kanyang iyak, hindi na yun uulit. Pero kung umubra siya ng umubra ng umubra, tapos ka. May palupagi pa. Nakaranasan ko mga kapatid, nasa Bible study kami. Gabi na tapos medyo umuulan. Nagpasundo ako sa kapatiran dahil may sasakyan sila, kami wala. Sabi, pastor, hindi ko kayo makalis kasi ayaw ng mga bata. Oh, come on. Ang bata ang masusunod, pastor nila. Ayaw daw ng mga bata iwanan. Nasisira yung magandang ugali, aral. Dito mga kapatid, tuturuan tayo ng biblical parenting. Palakpakan natin, punin natin Panginoon. Hallelujah. Now, by this time, balik muna. Ang bata, likas sa kanyang madamot. Pagka meron yan, kanya lang. Or, ang nasa isip lang niya, bibigyan lang niya, kapatid niya, mga nakapatid. Dito babasahin mo yan bilang ina, bilang ama. Turuan mo siya ng sharing attitude. Na pag meron siya, i-testing mo siya. Di ba yung bata? Bawa, Prince Price. Pengi. Ayaw talaga yan eh. Pengi. Ayaw talaga yan. Babasahin mo yon. Kasi pag hindi mo yung pinasag at that early stage, lalaki yan hanggang sa edad mong ganyan, madamot yan. Pati sa church, madamot yan. Kasi ang pundasyon niya, kinalakihan niyang madamot siya. Kaya nga, train up a child. Child ang training. Wala sa, pastor, maliit pa, hindi pa. Paglaki na lang, pastor. Nakalagay pa train up and all? Balitan na natin. Palitan na natin ang Bible. Child nga eh. Doon pa lang, di ba may sabi sa matatanda, kapag ang puno ay malaki na, pag hinubog mo, papakilin na siya. Pero pag maliit pa, nakita niyo yung mga bonsai, yung mga
yung mga nagla-landscape, nagagawa nila anumang gusto nilang hubog sa puno, nagagawa nilang camping, nagagawa nilang base, everything, lalagyan niya ng mga wire, tapos pagagapang nila. Gusto nila nakasalalay, ganun din ikaw. Kung anong gusto mo sa iyong anak, habang bata pa, magagawa mo siyang matapat sa Panginoon kung una ikaw ay magtatapat pangalawa sa pagitan ng training na iyong gagawin. Purihin natin ating Panginoon. Tapos lagi mong karamutan ng iyong anak, kailangan turuan mo siya, anak, masama ang madamot. Dahil ang Diyos ay hindi madamot. At kita mo sa iyong mama at papa na hindi madamot. Pero pag sa atin nga nakita, nahirapan tayo magturo. Kapag sa ating buhay mismo ay hindi nakikita. Sisirain natin yung kanilang kasi natural human nature yun eh. Tatanggalin mo yun, wawasakin mo yun at papalitan mo ng biblical principles. Na it's more blessed to give than to receive. As early as our child, dapat alam na nila how to give tithes and offerings. Alam na nila ano ang tamang damit ng babae at ng lalaki. Hindi porke maliit pa, ang batang babae, pinagpapantalon. Parehas lang yon. Kalalakihan niya na dapat na ang damit pang babae talaga, at ang gupit ay hindi dapat sumayag sa kanya dahil babae siya. Hindi applicable ang Word of God sa adult lang. Applicable ang Word of God sa lahat. Aha! Nasa introduction pa lang po ako. Hallelujah! At yung anak ng mga lalaki, huwag niyo lalagyan ng hairband. Uy, bagay, bagay! Yayaman na tayo, magiging vice ganda ka na! Sabi ko daw mga kapatid, tuwan-tuwa, ewan ko lang kung gaano katotoo, sa isang party lang naman, pag ang anak daw nila ay babae, naglalagay ng bandi, na TV yan noon eh, na-news sa TV. Naglalagay ng pulang bandila sa kanilang bubong na palatandaan ng anak na babae. Dahil yayaman na daw sila, dahil gusto sila maging Japayuke kalang anak. Alam niyo yung Japayuke? Diba, uso yun noon na nauso. Grabe mga kapatid, hindi ganun. Christian parents tayo. Christian mother kayo. Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah! Praise God. Early childhood, tuloy. The reasoning is direct and straightforward. Ang bata mga kapatid, pag nagsalita, kaya nga sa huskado, di ba? Pagka ang nag-witness ay bata, ang laking porsyentong paniniwalaan. Hindi mo yung mabibriefing na ganitong sasabihin mo. Kasi pagdating doon, pwede mong i-briefing. Pero pagdating sa actual, hindi yun ang sasabihin niya. Yung tunay niyang nasaksihan. Pag krinosexamin yun, naglag yung itinuro. Wala na yun. Ang mariritin talaga sa kanya kung ano ang kanyang nakitang personal. Direct siya pag nag-reason. Amen? Straightforward. They does not usually think of the consequence of their action. Hindi sila nag-isip kung anong resulta ng aking gal. Basta kung anong tama yun ang aking sasabihin. Makulong or makulong. They make simple judgment based on what they physically sees. So, at that stage, you parents, mother modeling should be according to how you want them to be. So kaya daw, mahalaga sa panahon yan, sa mga nanay, magiging modelo ka sa iyong anak kung anong gusto mong maging siya. Hello? Kung gusto mong anong maging siya, ikaw ang magpapakita noon. Kaya kung gusto mong anak mo'y maaga sa simbahan, maaga ka dapat nagsisimba. Kaya natin, aha. Hindi mga humingiti. Sabihin nga natin, relate. Nahiya pa. Kung gusto mong maging prayerful ang iyong anak, makita ka niyang nagpipray sa altar, sa bahay. Hindi naman para i-display. Pero ang ganda, pag nagising ang iyong anak, nagisnang kang nakaluhod. Grabe mga kapatid, grabe ang impact nun sa bata. Amen. Ang ganda na ang aga ng nanay nagigising, tapos inihahanda ang lahat para sa pagsisimba, alam mo, pag nag-asawa yan, gagayahin ka rin niya. Palakpakan natin at purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kasi kinagisna niya. Pansinin ninyo kung ano ating kinagisnan, kadalasan yun din ang ating ginagawa. Pero kung mali, buti na lang, nasa Panginoon tayo, nabago na. Amen? Pero yung mayroon din pa rin mga
values and qualities ng ating parents, lalo na ng nanay at tatay, siyempre parents, nanay at tatay, na hindi mo namamalayan, yun din ang kagawian mo kasi yun ang kinalakihan mo. Kung yun naman ay tama at maganda. Say, praise the Lord! Hallelujah! So, this is saying, your parents become a model. Mother modeling should be according to how you want them to be since they usually observes and learns from you. Meron tinatawag psychology na learning through observation. You don't need to teach things para makuha ng iyong anak. Hindi mo kailangan siyang turuan magtungayaw kung nagtutungayaw ka. Kusa siyang magtutungayaw dahil naririnig niya sa inyong pamilya. Di ba? Kahit nga sa kalaro, di ba? Kami may karanasan ganyan, di ba? Kung pinangayang anak, nagtungayaw. Nagulat kami, di ba kami tungtungay sa... Eh, kalaro eh. Yung kalaro, hindi naman nila alam na pangit pala. Naranasan niyo ba yun sa inyong anak pag-uwi? Mayroong bad words na binigkas. Tapos, siyempre sabi mo, anak, kanila na yung kasi hindi sila mananampalataya. They need to know na mayroon silang godly family. By establish sa utak nila na Kristiyano ang pamilya namin. Maka-Diyos kami, sumasamba kami kay Jesus, mahal namin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nagsisimba kami tuwing Linggo, gumagalak kami sa salita ng Diyos. Ang tatay ko'y ganon, ang nanay ko'y mananampalatayang matapat sa Diyos. Dapat naka-establish sa isip at isipan ng ating anak yon as early as that stage. At this stage, learning through observation is highly valuable and is so very effective. Yung learning through observation ay grabing effect sa panahong ito. Kaya mag-ingat tayo sa ating pinag-uusapan sa bahay, sa ating ikinikilo sa bahay, sa ating gawi, sa ating practice, sa ating habit. Mag-ingat tayo kasi they observe. Alam mo ba, pag hindi ka nagsisimba tuwing Linggo, ang dating sa iyong anak o sa iyong apo ay walang kwenta ang simbahan. Alam mo ba, pag paliban-liban ka sa pagsisimba, ang mensaheng binibigay mo sa anak mo ay hindi mahalaga ang pagsamba. Aha. Sabihin niyo nga. Sabihin niyo nga, aha. Opo. Baka akala niyo walang lesson silang nakukuha doon? Mayroon. Now, ang lesson, parehas yan either negative or positive. Sabi nga, the mother of all learning is repetition. If you repeat things again and again, then na-absorb na yan ng pamilya mula ng anak mo. Kaya mahihirapan ka pagbalang araw, sa mga anak, magsimba! Magsimba, magsimba! Pero na-observe niya na nung bata siya eh. Na paminsan-minsan ka lang magsimba. Pipilitin mo ngayon. Nagpundar ka kasi na hindi maganda. Kaya ingatan mo paano ka kumikilos kasi nagpupundar ka sa isipan niya. Palakpakan natin at burin ang ating Panginoon. Kapag sa bahay, pinag-uusapan si brother, si sister, mga negative criticism, mag-ingat ka. Actually, ang sinasabi mo, sira ang simbahan, pangit ang simbahan, hindi tayo dapat magtagal dyan. Lalo na kung si pastor, ang pag-uusapan ninyo, narinig ng anak mo, winawalan mo siya ng respeto sa pastor nyo. Aha. Opo. Malaking factor ang observation nila by this stage. Kukuhanin na lahat ang inyong pinapamuhay, sinasabi, ginagawi. Kasi nag-oobserba sila dahil wala pang laman ang isip nila. Wow, alam ko nangungusap ang Panginoon sa atin. I feel it. Alam kong gusto ng Diyos, ayusin tayo kung kahit tayo pinahintulutan na makatid sa conference na ito. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam, mahalaga ba sa atin ang ating anak? Yes! Gusto ba natin ang ating anak maging drug addict? Ayaw. Naku, mga kapatid. Sabi ko nga, pagka in-orient ko ang aking mga anak, anak, kapag hindi kayo nag-ayos, sira si papa, sira si mama. Anong mukha ang aming harap sa congregation? Sasabihin lang, galing ni pastor mag-preach yung kanyang pamilya, hindi ayos. Pero anak, kapag nag-ayos kayo sa Panginoon, malaking tulong niyo yun sa aming ministry. Kasi hindi lang kami tinawag ng Diyos pati kayo. Hindi lang kami mahal ng Panginoon, mahal din kayo ng Panginoon. Purihin natin ating Panginoon. Upo, magtapat tayo sa Diyos alang-alang sa ating anak.
Mag-ayos tayo sa Diyos alang-alang sa ating next generation. Sabi ng Panginoon, ang magtapat sa Kanya hanggang sa libu-libong sanin lahi ay pagpapalain niya. Alam mo ba ang pag-aayos mo sa Diyos gamay ang anak mo hanggang apo mo? Hanggang bang pag-inayos mo ang paglilingkod mo sa Panginoon, aayusin ng Diyos ang mga next generation mo. Kaya mag-ayos ka upang maging maayos ang buhay ng anak mo, ng apo mo, hanggang sa kaapu-apuhan mo. Nakasalalay sa iyo, nanay. Hallelujah, ang kagandahan ng kanilang buhay. Kasi pag nalugod ang Diyos sa buhay mo, idadamay niya ang anak mo, pati ang apo mo. The next generation will be blessed because nagtapat ka, nagmahal ka, naglingkod ka na may kaayusan sa Panginoon. Palakpakan natin po yung ating Panginoon. Glory to God! Middle childhood, ito ang pinakamasaya. Yung laro-laro. Di ba? Naku mga kapatid, walang ano yan, walang problema kahit kuritin sa singit. Sino nakaranas na dito kinurit? Sino nakaranas ng hanger? Sinturon? Chinelas? Tingting? Ang nanay ko, mga kapatid, ang haba-haba talaga ng pasensya. Alam mo, mga nanay, inaasar ng mga anak. Naranasan niyo yan? Yung inaasar ka ng anak? Lalo pagka ano yung, sabi niya, ang ganda mong asarin. Yung masaya silang inaasar ka. Ginagawa ko rin yung sanay ko, pero pag nagalit yun, mahabang-haba talaga pasensya. Pag nakuha ng isang tingting, pupudpudin yun sa'yo lahat. Yung tingting na yun. Praise God. Pero sinasabing, ang pamilyang may mahigpit na tatay at nanay, nakaka-produce ng matinong anak. Sino sa inyo ang mayroong mahigpit na tatay at nanay? Kaya congratulations, matitino kayo. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Na okay bata, pag grade 1 nakipagsuntukan ako, talagang lubluban kami sa lupa. Inaanak din naman ng tatay ko yung kasuntukan ko. So pag uwi, sabi ko, isusumbong pa kita sa tatay ko, tapos ka ngayon. Dubling-dubling sakit ng katawan na abutin mo. Akala ko, pag sumbong ko, sila ko papaluin. Yung pala, parehas kami pinadapa. Tapos mas lamang ang akin. Unfair. Mas, hindi natin maintindihan ang disciplines nung bata pa tayo eh. Pero nung lumaki na ako, I salute my father. Kasi hindi ako naging basagulero kasi nagmarka sa utak ko na kapag ikaw pala ay barumbado, ganun ang aabutin mo. Kaya, inisip ko, hindi na ako makipag-awad. Kasi masakit pala ang palo. So nagmamarka yan, maganda po ang disiplina. Palakpakan natin at puri ng ating Panginoon. Next, how our children learn from us? Remember, first education starts at home. Dapat tayo, huwag nating iasa sa TV. Huwag nating, mayroong mga nanay na nilalagyan ng kalang anak ng hindi, yung pinapanood lang, laba, anak ganda lang ha. Naku, pag nagsalita ang bata, robot ng boses. Ang sound nung kanyang pinapanood, yun ang sound niya. Paano siya magsalita? Yun din. Huwag nating gawing tagapag-alaga ng ating anak yung gadgets, yung masama yung mga kapatid. Napakasama. Barna says, people, especially children, learn through observation and it retains in the following percentages. Ang na-observe mga bata, ang natin, maging tayo din, lalo ng bata, 10% ng napapakinggan na re-retain, 30% ng nakikita na re-retain, pero 60% ng ginagawa, yun ang nare-retain. Kaya yung ating ginagawa, malaking-malaking porsyento, at gagawin din nila yon at hindi na mabubura yun sa kanilang buhay hanggang sa kanilang paglaki. In other words, we must be a good model, be a good example to our children by practicing a life that we want our children also to follow. At this stage, discipline must be carried out and is strongly implemented with love and care. Dapat daw disiplina balanse sa panahon yan ay balanse ang disiplina pagmamalasakit at pagmamahal. Say amen. Parents have different ways of correcting their children. Some through spanking. Sino sa inyo ang magulang na namamalo? Taas ang kanang kamay. Nanay na namamalo. Gusto ko yan. Agree ako dyan. Approve ako dyan. Hindi effective yung salita lang ng salita.
Tapos pag namalo, pinapatama sa sahig. Ikaw, hindi ka talaga matuto. Lalakasan ko pa. Hindi po ito ang tinitrain mo. Ito ang titino. Train up a pulpit. Train up a child. Sabi ko nga, yung training, hindi lang yung word. Mayroon yung pain. Mayroon yung physical pain. Hallelujah. Some through spanking, others through gentle negotiation. Pero biblically, kailangan mayroong usapan, mayroong talastasan, pero mayroon ding disiplina. Purihin ng Diyos. Hallelujah. The following will be helpful. Ito, makakatulong ito sa atin, mga nanay. Number one, establish clear household rules. Right? Write yan, sulat. Write and display them in the place where they can easily see. Dapat i-remind sa kanila itong ating pamantayan. Anak, ayokong inaabot kayo ng alas 10 ng gabi. Sa bahay, meron kami. 10 o'clock, cut off na ang wifi. Kung meron kayong research, gawin nyo na earlier. Ayokong abutin kayo sa kalsada kung saan ng ganyang oras. Meron akong pamangkin, mga kapatid. Gwapo, makinis. Nung bata pa, nung wala kami anak, kinukuha namin yun eh. Ginagawa namin anak muna temporary. Mga kapatid, napakabait na bata. Pero ang kapatid ko at ang asawa niya ay walang rules and regulations sa bahay. Pinaabot ng alas 2 sa madaling araw sa barkada, naging granddaddy. Naawa ko, mga kapatid. Nakulong pa dyan sa aming sinasubuha ko pang naglakad. At nailabas ko naman siya. Gusto mong pumunta sa church at mag-work, pero mahirap kasi. Ano siya eh? Luto na ang isip. Parang nawala na sa mga magulang, tayo ang gumagawa ng ating anak. Bantayan niyo ang inyong anak ang oras, ang lugar. Alam niyo dapat sino ang kasama, ang mga kaibigan, sapagkat masusulat sa Bible, ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Sabi ng tatay ko, huwag kang anak, huwag kang makipagkaibigan sa magnanakaw, magiging magnanakaw ka. Diba yung dati, macho-macho na kapagkaibigan sa bakla? Laki-laki. Kasi, dalawa lang yan, kung hindi ka mabiktima, may impluensyahan ka. So, ingatan ninyo yung mga anak. Kung sino ang barkada, sino ang kaibigan. I-check ninyo, mga kapatid. Diba minsan-minsan makipag-share din kayo sa ano yung nasa loob ng kanyang cellphone. Ako sa akin, mga anak, inaalam ko rin ang kanilang password. Sabi ko, ako, alam niyo yung password ko, buksan yung cellphone ko. Open ako, sa asawa ko, sa mga anak ko. Dapat ganun din kayo. Diba, ayaw talaga eh. Pero huwag din natin pilitin kung ayaw. Pero at least, nagpapakita tayo ng uwaran na wala tayong nililihim, tama tayo sa Panginoon. Para tama din sila sa Panginoon. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Next, discuss consequences ahead of time. Sabi nga, prevention is better than? Dapat laging preventive measure lagi. Yung anak ko, yung aking pangatlo, mga kapatid, sumasali sa school, ng may talent siya sa pagtugtog, naging champion. Ako, daming, excuse me, diyan sa market, daming tagahanga, daming ali-aligid. Tapos, may nakita ko sa cellphone, may kahawak ka man. Ako, anak. Hindi ka makapagtapos ng pag-aaral, sinasabi ko na sa'yo. Ang salita ko ay totoo. Bitawan mo yan, huwag kang... Ang mahirap kasi pagbabayang nag-move. Wara move. Hallelujah. Mahalagang may guidelines. Pag wala, anak ko, alam na natin ang ating, yung henerasyon ng ating mga... Nung araw, kasalan na agad yan. Di ba, pagka inawa ka ng durong dalirin, ako, ipatawag mo ang iyong magulang! Magsibak ng kahoy! Hello! Amen! Pero ngayon, iba. Discuss the consequences ahead of time. When rules are broken, your children must know that they will receive immediate punishment, but it might be after warning din. Hindi naman napakahigpit na counting kibit palo, counting hindi. Merong dalawa, tatlo. Like, anak, namumuro ka na, isa na lang. Kuha na yon. Sabi nung nag-open forum kami nung isang gabi ng aking mga anak, naramdaman ko, kahabang gumagawa ko ng outline, sa'yo, ba't di ko matapos-tapos, ang hirap gawin. Nahirapan ako gumawa ng
nung presentation sa inyo, family life kasi. Pero inunyukan ako ng Panginoon na kausapin ko aking family. Kinausap ko sila, alas 10 kami nag-started. Tapos kami alas 4 ng madaling araw, naiiyakan kami, mga drama-drama, labasan ng mga maganda rin yung mga kapatid sa family, subukan nyo. Karoon ng family forum, open forum. Yung kahit ang anak, mabawa kami tampo sa iyo, hindi mo alam, maganda yung nailalabas. Alam mo ang ating mga anak, tahimik lang yan, pero meron din yan mga saluubin. Pero pag nailabas at may kapatawaran at nag-pray, wow, sweeter than before. Purihin natin ang ating Panginoon. Kami nga mga pastor, nag-uusap eh, magkakaroon din kami ng family, o ng pastors open forum, itong 2019. Napakaganda niyan. Nakita ko mga kapatid, grabe, ang ganda pagkatapos noon mga kapatid. Sa ikaw, ah, kaya pala, kasama pala yan sa lecture. Kaya pala, hindi ko pa nabubuo. Iko-contribute pa na pa rin. Dariblog pa niya yung karanasan namin. So, mga kapatid, i-discuss na ahead of time. Sabi ng aking pangatlo sa inyo, ah, Papa, ang masabi ko sa inyo, pag kami ay supply at nagkakamali, nakakatakot ulitin. Kasi nga may discipline. Yun ang ganda sa discipline. Pero pag wala, ah, kung lang yan. Kahit yung mga lumalabag sa batas, pag hindi nakukulong, tuloy-tuloy lang yan. Alam nyo ang ganda ng discipline? Nararamdaman ng tao na nawawala ang guilt niya sa kanyang nagawa. Kasi parang bayad na bayaran. And then nag-iingat na siya. Purihin natin ang ating Panginoon. Next, number 3. Offer, ito maganda ito, positive reinforcement. One way to obey rules is to motivate them through rewards. Hindi lang ang titingnan natin kapulaan, kasiraan, mga pangit, negative. I-congratulate natin sila sa positibong kanilang nagagawa, sa kasipagan. Ang ganda naman, pait naman ang anak ko, ang sipag naman. Yan ang gusto ko sa'yo, anak, habang nag-uugas. Yung aming pangalawa, yung kasama kanina, habang nag-uugas yun ang plato, kanta ng kanta. Walang tigil sa kanta hanggang dito pa saan. Ano yung pag-uugas. Yun ang gusto ko yun sa kanya, mga kapatid. At yun, bawa, nung bata pa naman, may discipline talaga. Pero ngayon, hindi na. Kasi malalaki na sila eh. Na-establish na pati. Yun eh, pagka may kasalanan, tapos tama na, namumuro na para paluin. Ang ako pag namalo kasi, nakadapa. May kwan sila, hindi po pwedeng kung saan lang tamaan. Bawal yun, masama yun, abusive yun. At saka child abuse yun. Yun ang anak ko, pag may kasalanan siya, kung saan na siyang lumadapa. Hindi ko na natutuluyan kasi, sabi pa siya eh. Alam, ano yung Panginoon, ganyan din eh. Pag gumagawa ka ng kasalanan, layo pa tayo ng layo, naku, nanggigigilalo ang Panginoon. Diba, may anak kang nagkasala. Tapos, pumarito ka na, oh, tatakutan, lalong channel. Yung dapat dalawa lang, tatlo na yan, apat. Napaparami kasi, nag-escape. Ganun din sa Panginoon. Pero kung submissive tayo sa Diyos, si David, diba, nung dapat sana ganito, ang lapat sa kanya, pero binabaan ng Panginoon kasi humble siya, kasi willing siya na execute yung discipline sa kanya ng Panginoon. Purihin natin ating Panginoon. Reward! Nagiging natin reward. Kahit sa mga company, mapansin nyo, may mga trip to Hong Kong, expense paid by the company, kapag na-achieve nyo ganito, mayroong pabigas, nakakatulong yun. Sa anumang management, nakakatulong yung reward. Sa family, nakakatulong din yung reward. Mag-reward din tayo sa ating mga anak na masipag, masunurin, palakpakan din natin sila sa kanilang achievement. Hindi kapulaan lagi. Purihin natin ang ating Panginoon. Number 4, never yell or punish your child when you are angry. Hindi dapat ang discipline ay bunga ng galit. Hello? Say amen? Calm yourself before chastening or disciplining them. Kalmahin mo muna. Pagkas parang kang nagliliyab, lakad-lakad mo muna. Parang sasabog ka. May isang pagkakataon na gusto ko ng suntukin ang aking anak, hindi ko nagawa. Hindi ko nagawa. Kinalma ko ang aking sarili. Hallelujah. Next. Si Pastor Rupert nga, baril na ginamit eh. Pero kita mo naman ngayon, pastor yung kanyang anak. Hallelujah. Warn your children. Make a firm warning if they still refuse to listen. Dapat fix tayo sa ating salita. Kung ano yung ating sinabi, dapat natin ito pa rin. Kasi pag alam ng batang nilalaro ka lang niya, ang salita mo'y walang laman, tapos ka. Imamanipulate ka niya. Anak, maghugas ka ng plato. Naisip niyo, di gawin niyo. Aba, ganda. Pitikin mo ang uso pagka ganyan. Meron kami kapitbahay. Sabi niya sa kanyang mga anak, hugasan niya ang plato.
ay ayaw lahat. Kung ayaw yung lasa ng plato, pati plato kainin nyo. Sabi niya, yung nanay, eh, hindi pwede mga ganyang salita. Eh, kinain yun, magpapa-hospital ka rin ng anak mo. Next, number six, execute the consequence when they break the rules. Do not make empty warning. Huwag na tayo gagawa ng mga warning na walang kapararakan, hindi natutupad. Okay, show them then that you mean what you say. Kung ano yung sinabi mo, gagawin mo. Gagawin ko talaga pagka sinabi ko. Para maintindihan niya na hindi biro-biro ang nanay ko. Ang actually, ang nag-impose talaga ng discipline dapat sa bahay, tatay. Pero again, dapat kaugma ka, dapat parihas kayo. Kung meron kang against, huwag mong ipapakita doon sa nag-discuss kayong dalawa. Dapat silent. By the time, kahit samaan loob mo, ayaw mo ng ganang disiplina, huwag kang magpapakita na kontra ka. Dahil makukumpuse ang bata, pangalawa, hindi kayo nirespeto parehas. Pero pagkatapos na nun, mag-usap kayo, nasaktan na mag-usap yung mga sana mo naman kayo. Hindi, maayos yan. Ang mahalaga, tama, ang mag-asawa, kasi ang layunin ninyo ay maituwid sila. Yun ang pinaka-purpose doon. Ma-produce silang matinong mamamayan, makadiyos na anak. Purihin natin ang ating Panginoon. Yan, tingnan mo yung mukha, oh. Tingnan mo yung mata. Sino merong anak na ganyan? Huwag na magtaas ng kamay. O, sino sa inyo ng bata ay ganyan? Baka mana-mana lang. Kasi kung ano yung ginawa mo sa nanay mo, baka anihin mo rin pag nanay ka na. Sabi sa mga nanay, di ba? Malalaman mo ang pakiramdam ng isang ina pag ina ka na rin. Pag nanay ka na rin. Tama? Amen? Di ba dati? Oh, wala lang tayo. Sige, suway lang tayo ng suway. Pero nung nanay na, nung tatay na, ah, ito yung ginagawa ko nung dati sa nanay at tatay ko. Say praise the Lord. Next! Hallelujah! Yan, adolescence stage. Ito na. Yan, sabi ko sa inyo, papuntan sa dalaginding. Binatilyo. Nako, pinakamasela na ito mga kapatid. Noong ang aking mga anak ay papunta na doon, ako mga kapatid. Minsan, nasa conference kami ni Pastor Anese sa ano ito, sa Iloilo ba yan? Iloilo. Pagtingin ko sa Facebook mga kapatid, meron ang isa kong anak may kaakbay na babae nakaharap sa dagat. Kaakbay! Unbeliever! Grabe mga kapatid. Grabe ka, magtawag agad ako mga kapatid. Eh, hindi siya nag-post yung babae. Murahit, pabura mo yun. Hindi tama yun, tapos kinausap ko siya. Tapos may lagi may mga nag-response sa akin. Sabi, akala ko po, pastor, ang inyong anak ay head ng music ng church. Kaya ito, bakit yun yung pinapayagan niyo? Excuse me, hindi rin pinapayagan. Huwag mo akong paratangan. Nakita ko pa lamang. Agad-agad, grabe ang mga panagad. No, hindi natin hawak ang ating anak. Kasi, listen, alam niyo bang presyo din sila, mahirap din. Pero, kung ma-establish lang natin na godly tayo, na ang pamilya nito iba sa pamilya ng mundo, nakakatulong yon para luminya sila ng tama. Purihin natin ating Panginoon. Plus, nagpapakita ka talaga ng magandang huwaran. Hello? Amen? Plus, may discipline na makapibliya. And then, mga kapatid, of course naman, kinausap mga anak, ganito, ganyan-ganyan. And then, tinanggal niya. At kasi yung babaeng nag-move, sabi ko nga, mahirap. At to God be the glory, tuloy-tuloy sa paglilingkod sa ministry. Glory to God. Tayo, hindi naman natin pwedeng pa-chachahin sila sa gusto nating tugtog na wala silang personality or yung sarili nila. Pero mga kapatid, mahalaga na ang kanilang kilos ay hindi labag sa kalooban ng Diyos. Kasi tandaan natin, ang pinakamagandang buhay ay buhay sa Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pinakamagandang buhay ay buhay na alay sa Diyos. Anumang edad ka. Amen. Next. This stage, adolescence na, is also a serious stage. That is ages 10 to 19. Nako, physical changes, yan ha. Diba, sa lalaki, mayroon ang tumutubo dito, ang tawag dyan? Orange apple, ay orange apple. Adam's apple, tapos nag-chase ng boses. Ang babae, meron ng development din sa physical, puberty, dumarating na dyan, tapos may curiosity na mahalagang mahalaga ang nanay by that time. Explain ng lahat. Hello?
Doon na sisimple yung menstrual cycle, di ba? Marating niya, natatakot yan ng mga, diba kasi, hindi yun ang lima naranasan. So, napakahalaga dyan talaga yung papel ng magulang. Sa lalaki, tatay, ang aalalay. Dito din yung tinatawag na identity crisis. Dito, nade-develop ang kabaklaan at katumbuyan. Kapag wala silang father figure, kung ang nakikita lagi ng bata ay nanay niya pagkapaligo ay mayroong towel sa kanyang ulo, paglabas niya sa CR, may towel din sa kanyang ulo. Kasi nanay lang niya ang nakikita niya. Kaya dito, mahalaga-mahalaga ang figure ng parehas. Sa lalaki, dapat father figure makita ng lalaking anak. Sa babae, dapat mother figure makita ng kanyang anak na babae para mayroon silang modelo, observation, di ba? Kanina. Doon dito nagkakaroon ng crisis, lalo mga nag-abroad. We are not against abroad, pero mga kapatid, alam mo kung Biblia ang pag-uusapan, hindi dapat iwalay ang lalaki at babae. Kung mag-abroad ang isa, dapat sumunod ang isa. Doon nasisira madalas ang pamilya kasi ang pag-aasawa ay magkaisang laman. One flesh dapat. May need kasi, psychological needs, dapat matugunan yan sa oras ng pangailangan. Kung walang partner, doon na nakakaranas na maghanap ng iba. Nawawasa. Pag-biblical ang pag-usapan, sabi ba, iiwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang sasama sa kanyang asang babae at ang dalawa hindi na isa, kundi, o hindi na dalawa, kundi isang laman. Okay, by this stage, increase decision making, nagde-decision na sila ng kanila, nag-umpisa na, yung pressures ay grabe pressures, lalo sa pag-aaral, grabe ngayon ang pressures sa pag-aaral. Nung nag-open forum kami, yung pangalawa kong anak, mga kapatid, nag-aaral dito sa Central ng Bisyo, Batangas City, graduating niya civil engineering, sina, Papa, Mama, hirap-hirap ako, nakakapagod, sobrang mathematics, civil engineer, mga kapatid. Sabi ko, anak, naiintindihan ko, pero konting dagis na lang, graduate ka na. Pagsusuka, there's no glory in quitting. You can do it. Here we are. We support you. Kailangan i-push natin sila, encourage natin sila. Nandito kami, nananalangin para sa iyo. Suportahan natin ating anak kasi walang pinakamalaking suporta kundi galing sa magulang. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! We parents should need to be always at their side to guide and to answer their curiosity and inquiries in a biblical standard. Dapat kasi Christian parents tayo, Christian mother, lagi tayo, anong sinasabi ng banal na kasulatan tungkol diyan? Mahalagang may alam tayo sa Biblia, hindi yung anong sinabi ng lolo at lola, anong sinabi ni tito at ni tita, anong sinabi ng company o co-worker sa company. Huwag nating ibase sa sinasabi ng ating katrabaho sa, uy, Lucian ka na, magbangis ka naman. Hindi po yan ang batayan natin bilang ladies, godly ladies. Uy, tas-tasan mo na yung paldam mo. Show little skin. That is passion. Hindi po yan ang principle natin. Kaya natin, aha. Ang principle po natin ito, that's why we call ourselves Christian. We are followers of Christ. Purihin natin ang Diyos. Huwag mong ibase sa sinasabi ng iyong katrabaho. Papulahin mo naman ang iyong tuka. Eh, kagagatin mo lang yung pula na yan eh. Pag hindi pa rin, pupukin mo ng martilyo. Uy, pulayan mo naman ang iyong kuko. Huwag mong ibase ang iyong buhay. If you call yourself a Christian, then follow the principle of the Word of God. Hindi kayo pwede magsabing Kristiyano ka, tapos ang pamantayan mo, anong sinasabi ng katrabaho mo? Diyan natin, aha! Kung gusto mo ng langit, gumayak ka pang langit. You are a child of the king, behave yourself as a princess. Kung anak ka ng hari, dapat prinsesa ka. Sabi nga, huwag kang magbihis patuto kung ikaw ay papuntang buhay na walang hanggan. Hello! Amen! And then, hindi natin ma-impose yan sa ating anak kung tayo ay hindi magpapakita ng magandang buwaran. So, mga ladies, dapat ang paldan nila, lagpas tuhod pa. Baba, hindi lagpas tuhod, pataas. Tapos pataas pa ng pataas. Spaghetti na yan. Right? Mahaba na, may bika naman.
O kaya kahit mahaba, bakat naman yung mga underwear? Excuse me, wala rin siyang modesty. Now, paano mo tuturuan ng iyong anak kung ikaw ay di nakikitaan? Ang halimbawa, learning through observation. Your children observes you. Amen! So, kung anong gusto natin sa kanila, ipakita natin sa buhay natin sa kanila. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Biblical standard. We are biblical. We are apostolic. We are Christian parents. We are Christian mother. Say amen! Yeah. Next. As a mother, at this stage, your children, you should have to assess them in taking good care of themselves. Dapat as kasihin ninyo sila, lalo na yung mga nanay sa kanilang anak na babae. Number two, listen more, open without judgment and criticism. Let them talk about their problems. Dapat nagbubukas ng kanilang damdamin ng ating anak. Dapat mayroon din tayong tinatawag na, may class ka na yata, kilala mo na sa akin. Kasi pag nagtago yan, nahirapan ka. Pero kung nag-open, maganda ang anak natin, kaibigan natin. Kaibiganin natin ang ating mga anak. Hindi tayo kontrabida sa kanilang buhay. Kasi dumaan din naman tayo sa ganyan eh. Amen? Pag lumingon ka, haliging asin ka. Si Lot yun, Lot's wife. Hallelujah. Gain your children's trust because they are starting to develop and exercise their independence. Number four, appreciate and let them know that they are loved. Dapat maramdaman ng ating anak na mahal natin sila sa kabila ng may disiplina tayong ini-impose sa kanila. At ang purpose talaga nun ay maging makadiyos sila para sa kaligtasan din nila. Purihin natin ang ating Panginoon. And number five, support your children's dream and ambitions. Number six, help and lead them to maintain healthy spiritual and physical lifestyle. Hindi lang physical lifestyle, lalo na ang spiritual lifestyle. Dapat chine-check mo, anak, nag-pray ka ba bago matulog? Pag-gising ba'y nag-pray ka? Nag-Bible reading ka day and night? Eh, atin ilagay sa aming pinag-aralan dun sa encounter, may ilalagay kami sa mga kwarto ng aming mga anak, no devotion, no breakfast. Maganda yung ilagay niyo sa inyong anak, sa kwarto nila, no devotion, no breakfast. Be honest. Aba, hindi yan kakain ng hindi nag-devotion. Bible reading, awit sa Panginoon, prayer. Tapos sa gabi naman, no devotion, no bed. No cellphone. Diba? And then, nakikita sa'yo. Baka naman, ay kayo muna, eh, nag-pray kayo, nag-Bible reading. Wala. Walang power. Kasi hindi mo ginawa. Pero na-observe ng anak mo, nasabi mo yung ginagawa mo, very effective po yun. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Accept that your child is discovering the world. Let them know that you are there whenever they need you. Iba ngayon ang mundo nila sa mundo natin. Huwag natin, kami nung araw, walang ganyan eh. Unawain natin. Huwag natin ibalik sa ating panahon ng kanilang buhay. Pag gusto natin, parang iba rin sila, iba tayo. Abutin natin sila. Dapat marunong din tayo mag-Facebook. Sino marunong mag-Facebook? Mag-Instagram, mag-Twitter, mag... Para nakaka-relate tayo sa kanila. Hindi yung, ano yung anak? Ah, ganyan ba yan? Gulat na gulat ka. Wala kang buwang sa daigdig. Provide rules and guidelines in using gadgets. Hindi, huwag niyong pabayaan lang. Basta kung anong, naku mga kapatid, grabe na mutok-mutok na ang mukha sa tagyawat, saka alas dos, alas tres na, saka tas kung sino-sino ang ka-message, naku mga kapatid, maya may relasyon na. Online. At mag-a-eyeball na, naku mga kapatid. Sabi ko sa inyo, delikado, mamaya malaman nyo, buntis na. Napakahirap. Kabiguan ninyong malaki yun. Kahit gaano ka katagumpay kung wasak ang iyong pamilya, sira ka. Pero kahit wala kang posisyon sa lipunan, kung ang pamilya mo buo, saludo ako sa'yo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Matagumpay kang tao pag naalagaan mo ang pamilya mo. Si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Si Noah, hindi man nakinig sa kanya, walang na-convert na iba. Pero at least ang kanyang buong pamilya, asawa niya, mga anak niya,
na isakay niya sa arko at nagtamo ng kaligtasan. Ang pinakaunang ministry natin ay ang ating family. Isakay mo sa arko ng kaligtasan ang iyong pamilya. Huwag kang papayag ng asawa mo hindi ligtas. Huwag kang papayag ng iyong mga anak malapanganan hanggang busay hindi ligtas. Maging manugang mo, maging apo mo, lahat kayo. Dapat ang pangarap ng isang ina, ang buong pamilya ko ay maglilingkod kaming lahat na matapat sa ating Panginoon. Bigyan natin ng malakas sa papuri ang ating Panginoon. Number 8. Yan. Tingnan mo yan. Paano ngayon, Toto? Ito mo yung bata, oh. Naka-diaper pa. May ka-chatmate na. Grabe. Yan na ngayon ang panahon. Wag nyo munang lulungin. Hindi pa dapat yan ang ganyan ginahawakan. Dedi muna ang dapat kanya. Mamaya, dididihin niya yan. Radiation. Ang radiation, exposure to radiation, within 5 to 10 years will develop brain tumor. Ayan, no? Tutok na to. Yung sinasabi din, pati yung mga sakit na yung seizure, o yung maraming mga napoproduce yan, mga kapatid. Kala na kung lobat na, napakalakas daw ng radiation. Nakakatulong din yun yung pag-receive tayo ng call sa left side. Kasi mas less ang pag-receive ng radiation pag sa left side. Pero huwag nang gagamitin pag lobat. O kaya nakasaksak, tapos ginagamit. Grabe ang dating doon sa ating katawan. Mapansin niyo pag matagal na nag-iinit ang tainga natin sa pag-usap. Pag matagal ng hawak ay nangingimay. Mapansin niyo pag hawak ng usap kung matagal na nangingimay siya. Pasok na pasok mga kapatid. So, lagyan natin ng tinatago na rules, guidelines ang ating mga anak. Paano? Pray muna. Ang iba, naku mga kapatid, pag hindi tayo naglagay ng guidelines, pag gising, cellphone agad. Bago matulog, cellphone. Sabi nga, kung ititreat daw lang natin ang Bible katulad ng cellphone, grabe ang revival natin. Ang cellphone, pag naiwanan, binabalikan. Ang Bible, pag iniwanan, binabalikan. Ang cellphone, pag luma ng cover, bili agad. Ang Bible, binibila ng cover. Wala nang cover eh. Linggo lang dinadampot. Ang cellphone, araw-araw. Laging tinitingnan pag may mensahe. Sabi ang Bible, ang daming mensahe, hindi tinitingnan. Hallelujah. Kung ititreat lang natin ang Bible katulad ng cellphone, grabing revival ng ating puso. Purihin ng ating Panginoon. Hallelujah. Next, adolescence. Ito na. Ito, masela na ito mga kapatid. Pag kami nga pinatili at dalagita na, lahat akong singkat na. Ang 18 ay singkat ng dalaga. Amen. 19 na yan mga kapatid. Ang iba nga niya, may asawa na eh. Ang iba, 14, may asawa na. Pag yun ang ano. Ang nakakatulong daw na maiayos ang future ng bata, mga anak, pag maganda ang samahan sa pamilya. Ang pamilya daw na magandang samahan, matagal mag-asawa ang anak. Pero pagka magulo, kasi escape nila yun, magtayo na ng sarili pamilya kasi magulo ang kanilang pamilya. Pero kung maayos, ayaw yan. Gusto niya, handa ang lahat, maayos ang lahat, magandang kinabukasan. Katulad din ng magulang nila. Purihin natin ang ating Panginoon. Next, teach your child to be kind and considerate. Turuan natin sila mga kapatid na maging magalang. Maging maayos ang ugali. Alam mo, kapag sa bahay, natuto ang bata na rumispeto sa tatay at nanay, marespeto yan sa teacher, marespeto yan sa lahat ng authorities, ng katatanda, kasi natutunan niya yun sa kanyang pamilya. Pero pag ang bata, makinig kayo, walang galang sa tatay at nanay, walang galang yan sa lahat. Kahit sa church, pag nagka-counseling kami sa pastor, pag may ka-counseling ako, isang binata, pag ang sagot ay paano yung pabalang, sinichi ko agad. Anong magulang meron to? Ah. So, unawa ko na yan kasi lumaki siyang ganun. Magbabalik yan eh. Pero pag ang bata ay magalang, alam mo na, maganda ang pamilya niya. Purihin natin ang ating Panginoon. Kahit sa pagpili na maging partner in life ng ating mga anak, i-check mo rin ang background ng family. I-check mo rin yon. Uy, maganda ang pamilya niya. Ayos yan. Kasi magre-reflect yan. Tama? Amen? Raising children, especially godly. Tapos na ba yung ano? Number 10 pala, guide them
to the path of a godly life. Raising children, especially godly children, is very challenging spiritual task. Pakibigyan lang ako ng time, Pastor Rose, kung 5 minutes na lang para malaman. Parents are the first one with a critical role in shaping and shaping the bright future of their children. You are your child's maker. Child maker. Yun yung sinasabi ko kanina. Ikaw talaga ang gagawa kung ano ang anak mo. Para siya nga yung sabi kong halaman na kung ano yung hubog mo. excuse me for using my family. Permit me for using my own family. Ang anak ko, na-produce ko sila lahat sa music. Kasi bata pa lang sila. Yung panganay ko, dito pa lang sa sinapupunan kanya, dinidikit ko sa kanya yung cassette. Cassette pa nung araw. Tapos piniplay ko yung song. Sabi ko, anak, at the age of 3 or 4, kakantahin mo ito sa Panginoon. Yung batang, sa batang katulad. Bata mang paslit. And then, mga kapatid, eksakto. At the age of 3 nga siguro yun or 4, kinanta niya yun sa Panginoon. Kasi pinupin ko siya. So, ang sabi ng psychology, yung learning capacity ng bata from mother's womb up to 5 years old, the same. Yung kakayanan niyang matuto dito, yun din ang kakayanan niyang matuto doon. Parehas lang yung capacity. Kaya kahit pala sa sinapupunan, pili ng turuan. Hallelujah. Talang paglabas, pili ng turuan siya ng makadiyos na buhay. Purihin natin ang ating Panginoon. They become what you mold them. So kung anong mold mo, hallelujah. Ngayon, ang minumuldi ko yung mga anak maging preacher kasi musician na sila, singers na maging preacher naman. Doon ko naman sila mumuldihin. At nagpapamuld naman sila. Hallelujah. Go. Next. Be intentional in training and disciplining your children according to God's design. Dapat daw intentional. Hindi paligoy-ligoy. Straight to the point. Anak, ito ang supply. Anak, ito ang dapat. Anak, mali yan. Hindi yan dapat. Yung malinaw sa kanya. Amen? What is God's design and biblical way of raising godly children? The very important role of training and disciplining our children for them to become godly. Ito yung pinakagusto kong i-dread sa inyo. This is my main point. Okay? Discipline. Loving use of rod. Mga kapatid, ang pamamalo ay biblical. Kaya lang, tama dapat. Hindi abusive, hindi kung saan tamaan. Pwede sa parting dito, pero may mauutak, naglalagay ng karton. Sino naglalagay ng karton ng araw na tawa kayo, kagagawan nyo. O kaya dinodubli ang mga palda, pantalon. Malagapak ang tunog, akala mo ang sakit, pero wala. Pero pwede rin daw sa kamay. Dito. At dapat masakit, depende sa edad. Kung ano yung kaya lang, pero at least nagre-register sa utak niya ng kanyang ginawa. Pansinin niyo yung bata. Yung wala pang muwang, tapos may basong tubig, aabutin niya. Pero alam mo, pwede siyang mabasa o malaglag sa kanya iba. Tapikin mo ang kamay. Diba? Aatras siya. Wala pa siyang muwang. Tapos uulit siya ulit. Tapikin mo ulit. Hindi na ulit siya sa pangatlo. Meaning, discipline. Create respect and restriction para tama ang kanyang lalakaran. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah! Ang tawag ng Board of Education. Ang tawag ng Bible yan, Rod of Correction. Is spanking your children biblical? Ang sagot ay, go. Yes, maraming verses, lalo na sa Proverbs, maging sa Exodus mamaya or Deuteronomy, makita tayo. The rod hates his son, but he who loves him delight diligent to discipline him. Proverbs 13:24. Yung isa pa, Bible actually says, spare the rod, spoil the child. It's a figure of speech, means if you spare the rod, if you don't discipline your child, then you end up spoiling your child. So mapapariwara siya, mapapahamak siya. Ibang mga verses, ang pamalo ay hindi nakamamatay. Iaadya mo ang kanyang kaluluwa sa kapahamakan, sa panganib. Next. Today, ito ang ating naadap ngayon.
Philosophy has so influenced our society that those who spank their children are portrayed as the unloving. Ngayon, ang pinapakita sa atin, pag nagpamalo ka ng anak mo, hindi ka mapagmahal na ina. Which is not from the Bible. This is from the society na bulok ang sistema, na kontra sa Biblia, influenced by the LGBT society. Yung mga magulang na walang value sa buhay, na unbeliever, mag-ingat tayo sa mga books na ating binabasa. And then ini-influensya natin, ina-apply natin sa ating pamilya. Tanungin mo agad, is the author of the book a Christian? Is he or she has a regard with the Bible? May galang ba siya sa Biblia? Meron kami pinalo at mga kapatid ng former pastor ko. And then mga kapatid, meron siya binabasang book. Pero by the time, hindi pa naman ako pastor, ayoko i-overlap ang aking pastor. Pero, kumbaga, hindi niya masagasa, hindi niya mabangga. Pero nang gigigil ako, eh, nagkataon, umihi ang aking pastor, hinarap ko siya. Sabi ko, yung sinasabi mo kanina ng book na binabasa mo at ina-apply mo na against sa Bible, against sa text, ang tanong ko sa'yo, Kristiyano ba yung author ng book na yan? Holy Spirit ba siya? Dahil bilig ka sa kanya, sinusunod mo siya. Ibig sabihin, follower ka ng unbeliever, believer ka. Hello? Hindi ka dapat maniwala sa mas mababa sa'yo ang pananaw sa... Hello? Ito nga ang highest knowledge eh. The greatest knowledge is the knowledge of God. Pagbabasa ka ng aklat, tapos i-apply mo, tanungin mo muna, biblical ba yun niya? Kung hindi, stop mo yan. Ito ang atin. Ito ang tunay, ito ang tumpak, ito ang pinakamaganda. Ang principle ng salita ng Diyos, hindi ka mapapahamak dito. Maaayos ang buhay mo. Bigyan mo ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Ito talaga ang pamantayan. It's not the society. Then the children, sabi niya, unloving, vain, unfaith parent. Indeed, things have greatly changed. It is still the place for chastisement. And if so, why? God's word very clearly addresses the importance and the practice of discipline. The Bible has so much to say that chastisement is the proof of a parent's love for his and her children. Ang palatandaan ng pagmamahal, iba, mahirap ang pangungusinti. Iba ang pagmamahal sa pangungusinti. Ang taong gusto mong ituwid, sabi nga, open rebuke is better than secret love. Hallelujah. Understanding discipline. As we begin, let's look at a few definition of the some important terms in the context of parenting. Tuloy na natin. Definition. Instruction. Pakibasa niyo. Go. Some course of action. Discipline. The whole training process by which you bring a child in obedient action. Chastisement. Or use of rod. Refers to a physical pain or discomfort that is inflicted. Acceptance is standard. Yan. So yung mga bagay-bagay na yan, na yung disciplines. Next. Ano yun? Perspective of chastisement from Hebrews chapter 12. Yung binasa natin kanina, tinuturing ng Diyos, pinapalo niya. I like to be disciplined. Alam mo ang pinakamaligayang panahon sa nang naging worker ko pag kinakausap ako na yung pastor at sinasabi sa akin na aking mali. Ang sarap yung natututo ako at natutuwa, may nagtutuwid sa akin. Alam mo, pasalamatan mo kung tinutuwid ka ng Panginoon. Anak ka ng Panginoon. Purihin natin siya. Our wise creator obviously knew the need parents have to be very clear on the various aspects of discipline. Hebrews chapter 12 summarizes much of what has been said in numerous other passages. Let us draw 9 principles. Ito mga principles from the text and see how it applies to the use of chastising our children. Go. Mag-reflect muna tayo. Pakibasa nyo. Go. Are you doing better with your own father? Explain. Sino sa inyo nakaranas ng discipline ng bata pa? Sa tingin ninyo, maganda o pangit? Oh, majority sa atin maganda. Ngayon ikaw, paano ka ngayon nagmamagulang sa iyong anak?
kailangan may reflection tayo. Next. Okay, discipline. The right, ano yan? Motive. The right motive discipline. Love is the motivation of true discipline. Dapat love talagang nangibabaw. At saka yung purpose, why? Hindi mo, nung ako'y, di ba sila nakaranas na pagpinalo niyong anak, tapos magtulog na tinitingnan niyo ang latay. Tapos iiyak kayo. Ayaw niyong gawin, ayaw natin. But because of love, and because of correction, and because you want your children to be right, to grow, good person. Alam mo, ang Panginoon ganyan din. Pag-disiplina tayo, ayaw niyo, pero gusto niyong ituloy tayo. Hindi, nakakabahagi tayo ng kanyang kabanalan, sabi ng Biblia. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pakibasa niyong verse, 12:6, go. And you have the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him. For those whom the Lord loves, He disciplines. Kaya salamat sa Diyos. Kapag ka tayo nakakaranas ng disiplina ng Panginoon, mahal ako ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Gusto niyang iayos tayo. Alam niyo yung kalsadang makitid? Yung makitid na makitid tapos bahagyan ng magdikit ang dalawang tuwing. Mga kapatid, mayroon yung babag sa gilid tapos panginyan. Na kapag wala ito, mga kapatid, babagsak na. Ito po yung disiplina. Ito po yung guide na hindi ka mahuhulog. Itatama ka. Nandun ka dapat sa right track. Discipline is good. That's the expression of love. Purihin natin ang ating Panginoon. Basta tama, ha? Huwag abusive. Hindi. Hindi yung tinatawag na child abuse. Next. If it doesn't hurt, it doesn't work. Huwag kayong mamamalo ng walang ano yung kagat. Walang marka. Kasi kung hindi daw masakit, hindi siya epektibo. And he, tingnan mo sa Bible, 12:6, pagbasa ulit, yung pula, go. Ayam, alam mo yung scourges? Hinahampas. Hambalos, mga kapatid. Huwag sa ulo ha, huwag sa balikat, huwag sa... Yung kailangan uukit. Nalala ko yung aking... Yung pangatlo, mga kapatid, umuwi minsan sa papabahay, umuulan, yung kanyang sapatos ay ano, tinatampisan niya sa baha, tapos tumantua. Ay, mahal ang sapatos. Walang pambili. Talang parang okay lang sa inyo masira. Nako, pagdating sa bahay, mga kapatid, dinisiplina ko. Mula nun, mga kapatid, kahit may mga masapasanan ko, ingat-ingat ko siya, mga kapatid, tapos na siyang isaw-saw. Malaking bagay, mga kapatid, discipline. Lalo, pagtama, of course. Amen. Next. A special belongings. Alam mo, ang God chastises only His own child. Nagpapakita itong pag-aari ka. Sabi ko sa inyo, ang inyong anak, walang karapatang disiplina, hindi akin yun. Ang akin ng mga anak, wala kayong karapatang disiplinahin yun, hindi inyo yun. Sa makatuwid, ang inaaring anak ng Diyos, dinidisiplina niya. Kung inaari mong anak mo yan, disiplinahin mo yan. Hindi yan anak ng kapitbahay niyo. Yung namatay kanina, hindi yun. Palagpagan natin ating Panginoon. Hallelujah. Pakibasa, 12:7, go. That you endure. God deals with you as with sons. For what is son, your whom the father does not discipline? Mayroon bang anak? Kung mayroon, mahinang magulang. Lousy. Makakaproduce ka ng lousing anak. Hindi niya alam ang right and wrong. Wala siyang restriction. Bawa, ang iyong anak, may tubang tricycle. Nasa loob, lalabas, pupunta sa bubong, pupunta sa likod. Nako. Makikita mo na agad ang batang malating mapahamak. Hello? Tapos nandiyan ang tatay at nanay, walang ginagawa, walang sinasabi. At kung may sinasabi, walang pagsunod. Laglag yan mamaya. Hospital, abuti mo. Maghanda ka na ng pampiyansa. Ng pang... Ano yung tawag dyan? Yung kinumulong, yung rehabilitation, very rehabilitation. Maghanda ka na ng malaking pera pag may disiplina na ito. Pero may disiplina, praise God, maghanda ka na at sasabitan mo yan ang medalya.
Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Next. Reflection ulit. Do you chastise your child? Don't you? So kung hindi, mga kapatid, umpisa niyo na habang maaga pa. Maninibago sila kung ngayon mo lang i-post, pero at least sa mga huli man at magaling, nahihahabol pa rin. Kaysa pag binata na yan, nako. Pag sinigawan mo, isisigawan ka rin. Ang boses mo'y kapantay at taas pa, nako. Huwag kang papayag. Doon sa kalagagan nung nagpapastor niya ako, mga kapatid, nakakita ko ng apo. Dumampot ng buhangin, binato ang lolo niya sa mukha. Buhangin at saka yung halikabok. Ay, apo, naku, badyan, apo, badyan. Huwag ganyan, apo, ha? Naku po nga, apo, ang lolo nga. Gano pa kaya talaga noon? Hindi ganun. Dapat ang kamay nun ay pupula para maintindihan niya hindi tama. Hindi na uulit yung pagpinakulang ang kamay. Pero kung hindi, marami pang babatutin yung buhangin nyo. Hello, nakuha niyo yung sabihin? Restriction, ownership. Hallelujah. Abandon and love and lonely. Children desperately need their parents' discipline. Alam nyo, ang belongingness ng bata, kung saan siya may disiplina. Saan man yan magpunta, ang hanapin niya, ang naghubog sa kanya. Ang pamilya niya. Hello, memorable yun sa kanya na mayroon siyang magulang na inayos siya. Kaya siya tumino dahil may magulang siyang matino. Purihin natin ang ating Panginoon. Pakibasa ng pula. Go, malapit na po ako. Illegitimate children and not sons. So, ayaw natin ituring ating anak na illegit. Pag hindi mo daw didisiplin ang anak mo, parang illegitimate siya. Legitimate son, daughter natin sila. Dapat mahalin natin sila, arugay natin sila, disiplinahin natin sila. Next. If a child is not disciplined, then it shows that he is not part of the family. Yun daw ang pakiramdam ng bata. Kung hindi siya dinidisiplina, para siya hindi kabilang sa pamilya. Gusto ba natin ang pakiramdam ng bata, hindi siya kabilang sa pamilya? Of course not. Gusto natin belong siya sa family niyan. Amen! Ownership brings a sense of responsibility. The lack of discipline proves a lack of ownership. We own our children. That's why we need to discipline them in a right and biblical way. Go. Ano yan? Fatherly respect. Ito pa. Ang napoproduce ng discipline, respeto. Reverence. Ang mga anak ko, mga kapatid, sabi nung aking isa, yeah, Papa, dahil sa pagdisiplina mo, nakakatakot kumuha ng mali, ng paltos. Iniisip muna namin ang bagay bago namin gawin. Disiplina nagre-resulta ng respeto. Sa Diyos, di ba? Kaya tayo may respeto sa Kanya kasi, Aba, hindi po pwedeng gawa lang tayo ng gawa ng mga bagay. Tapos wala lamang siyang gagawin sa atin. Kaya nga naglagay siya ng langit at impyerno eh. Matuwid siya eh. Alam nyo kung walang impyerno, ang lahat langit, malaking rally ang mangyayari sa langit. Tayo ang magra-rally kasi ang mga hindi nag-aayos ng buhay natin doon, yung namumutya sa atin, tapos langit din sila pagkatapos natin mamatay. Aba, Panginoon, ano ba yan? Unfair ka! Kaya nga naglagay, yung mga nag-aayos naman dito yan. Pero kayo wala, yun doon kayo. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Patas ang Panginoon eh! Amen! Ang nagtyaga sa mabuting bagay, ang nagsumikap sa kabanalan, sa pag-aayos ng maglilang, siyempre may laang buhay na walang hanggan yan. Amen! So mga kapatid, respect. Furthermore, we had earthly fathers to discipline us and we respected them. Kapag may disiplina ang tatay mo, may respeto ka. Nanay mo, may respeto ka. Amen? Amen? Shall we not much rather be subject to the Father of the Spirits and live? Next. Okay. God's higher purpose for us makes discipline ethical and necessary. Pakibasa na nakapula, go. For a short time, best to them. But He disciplined us for our good, that we may share His. Amen. Tuloy. Bodily discipline is only for a literal prophet, but godliness is profitable for all things, since this holds promise for the present life and also for life to come. Purihin ang ating Panginoon. Grabe, yung earthly discipline daw nag-benefit siya dito, pero yung heavenly
it profited here and there. Both this temporal and up to eternal. Purihin ng ating Panginoon. Next. Hallelujah. Then, good result. Discipline is hard work. It is really worth it. All discipline for the moment seems not to be joyful. Hindi naman masaya talaga ang nadidisiplina. But sorrowful. Yet, those we have been trained by it, afterwards, it works. It yields the peaceful fruit of righteousness. Naaayos ka. Tumutuwid ka. Tumitino ka. Gawa ng disiplina. 12:11. Next. Steady forward. Therefore, strengthen your hands and that are weak and the knees that are feeble. Nagiging yung lakad mo hindi pawid-pawid. Pag may disiplina ka, mayroon kang tinatahak na tamang daan. Hindi dating daan. Hallelujah. Tama. Tumpak. Go. Next na. Only by staying on the right path can the child be protected. Encourage your child to stay in the right path, in the godly way. Pakibasa ng Kapulago. So that the limb, which is the but rather be healed. Yan, nagkakaroon ng kagalingan o maayos ang mga bagay. Next. Okay, ituloy na natin. Tatapusin ko na. Go. Ayan. I'll go to my conclusion. Training and disciplining our children in a biblical loving way and most of all by being an example and a good model are the best way of raising our children to be godly children. So yung pinaka-katas, kumbaga, pinaka-board ng ating pag-aaral. Modeling, tapos biblical. May palo, may usap, may open forum, may communication. Sabi nga, the secret of closeness is openness. The way up is way down. Humility. So, hindi masama na ang magulang humingi ng sorry. Huwag kayong matakot mag-sorry. Akala nyo na babawasan ang respeto nila. Hindi, ang totoo, tumataas pa ang respeto ng anak sa magulang na marunong humingi ng tawad pag nagkamali. Purihin natin ang ating Panginoon. Next. Basa. Sino po sa inyo ang mayroon pang tatay at nanay? Mahalin po natin sila habang sila ay nabubuhay. Ako po, wala na akong tatay, wala na akong nanay. Kaya pag may Mother's Day, may Father's Day, ang lukot. Kasi wala na masasabihan. While they are here still, kung may favorite silang pagkain, pasalubungan nyo. Kasi maiksi na ang kanilang nalalabi sa mundo. Amen? We are a blessing to our family as well as also our family is a blessing to us. Sabihin nyo nga, my husband is a blessing. Mahal nyo ba ang inyong asawa? Tinitimplahan nyo sila ng kape? Yes! Milo? Alas, ha? Bear brand? Binupunasan nyo ba ng pawis pagka pawisan? Yes! Binibigil nyo ng chinelas pag nagtanggal ng sapatos? Yes! O binibato nyo ang chinelas? O ayan, chinelas mo! Noong nakaraang AMD, pinag-aralan namin, wife is a blessing. Sana ma-take home nyo rin yun. Tinake home namin yun eh. Na ang aming asawang babae pagpapala sa amin. My wife is a blessing to me, my children. Sana ma-take home nyo rin, your husband is a blessing to you. Ulitin nga natin with feelings. My husband is a blessing to me. Pag-uwi nyo ba my kiss? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes! Ang hirap kaya nung walang pamilya. Napakasarap na mayroong pamilya. At the end of the day, family is family. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Next! Ayan, pakibasa ninyo malakas. Go! We argue. We fight. Stop talking. But at the end, family is family. The love will always be there. Oh, huwag na yung share. If you agree. Nilisan na naman lang natin. Totoo mga kapatid, minsan nagkakasa talaga ng boses. Dati muna alto, mamaya soprano na yan, tenor, maya high tenor, maya pabaruti na yan, pagaruti na. Patas ng patas yan eh. Minsan naman,
tahimik ang lahat. Dadaan si tatay, walang ibig si nanay. Minsan nakahain sa ano sa table, walang pumupunta, walang nakain. Ang sarap man din ang, alam mo, kahit anong sarap, pagka hindi nagkakasundo, wala rin eh. Pero sabi nga, kahit gulay lang, basta't maayos naman, wow. Iba yan. Kahit saging, basta laging, sabi nga. Praise God! Family is family, no matter what. Nagkaganyanan talaga, pero at the end of the day, nagkakasundo pa rin. Love your family. Purihin natin ang ating Panginoon. Next! Yan! Family is like... Go! High notes! Low notes. But, always create beautiful song. Alam mo, ang choir, ang maganda sa choir kasi walang lamang na boses yan eh. Dapat, tapos iba't iba, pero ang blending yan nagpapasarap. Parang halo-halo. Diba, mayroon niyang gulaman, mayroon pinipig, may, ano yan, may sago, mayroon na gatas, may asukal, may yelo, may, ano pa yan. Ang pinakamasarap niyan, yung toppings. Ang iba, hindi na inhalo, kinakain na agad yun, yung leche flan, kinakain ko na agad yun eh. Pero pag hinalo mo lahat, diba, nag-mix-mix-mix na, ganyan din ang pamilya. Iba't iba yan, pero pamilya yan eh. We love our family. Purihin natin ating Panginoon. Next! Go! Ready, go! Praise the Lord! Palapan natin ating Panginoon. Hallelujah! It's a blessing. Mayroon kang pamilya, mayroong tahanan, mayroong kang bubong na inuwihan, may papagang hinigan, may nakakain kayo tatlong beses ang araw. Praise God, you have a great blessing. Sabi lang, hindi ako pinagpala ng Panginoon ngayon, hindi ako naniniwala. Kung nakakapagsalita ka pa, pinagpala ka. Sabi niya, if you are not blessed, touch your pulse. And kapag pumipintig yan, hindi ako naniniwala, hindi ka pinagpala. As long as pumipintig ang puso mo, pinagpala ka. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Next! Families, life's greatest blessing. Isigaw nga natin yan, go! Family is life's greatest blessing. Okay, malapit na pa ako magtapos. Go! Ayan, maganda ito. Galing sa isang paaralan. Reminder sa ating lahat, mga nanay, kasama din ako, at ibang mga tatay yan. Their parents. Pili sa manyo ako. We would like to remind you that magic words such as hello, please, you are welcome, I'm sorry, and thank you all begin to the how to be learned at home. Next. It's also at home that children learn to be honest, to be on time, diligent, show friends their sympathy, as well as show utmost respect for their elders and all teachers. Home is also where they learn to be clean and talk with their mouth. Oh no? No, not talk with their mouths full, and how, where to properly dispose of garbage. Next. Home also where they learn to be organized, to take good care of their belongings, and that it's not up to touch others. Here at school, on the other hand, we teach language, math, history, geography, physics, science, and physical education. We only reinforce the education that children receive at home from their parents. Alam niyo yung mga mas suicide, yung nagbabaril ng mga kapwa estudyante sa Amerika lalo, tapos babaril ng sarili. Ito yung problem sa pamilya. Sa atin talaga mag-umpisa, sa nanay at sa tatay. Lalo na ang nanay, kasi babad kayo masyado sa bahay at sa inyong anak. Kayo ang magpapakita ng lahat ng mga tamang word. May mga batang nakikipag-usap sa'yo, parang kalibin lang nila. Turuan nyo silang magpo at upo. Hindi lahat ng sa tradisyon ay mali. Yung pagmamano ay maganda pa rin yan hanggang ngayon. Believe sa atin ang Amerika dyan. Yung pagmamano. Ituro natin yung po at upo. Malapit na, Pastor Rose. Next. Abraham. Grabe ang kanyang example sa kanyang anak. Alam mo, kung tatakbo si Isaac, hindi niya mahahabol. Matanda na siya. Hindi niya kaya igapos siya na nilagay sa altar. Pero willingly kasi naturuan siya ng kanyang magulang
how to respect God, how to worship God. Pag ang ating anak ay naturuan natin, hindi ko mahirapan. Turuan ng ating anak, purihin ang ating Panginoon. Next, yan. Instead of putting your children in front of TV, teach them how to worship. Dalhin natin ang ating mga anak sa simbahan. Hayaan mong malikot sila basta't may nailalagay sa kanilang salita ng Diyos at na-observe nila ang worship natin sa Panginoon. Palapakan natin ating Panginoon. Next. Yan. Nabibless talaga ako dyan sa picture pa lang eh. Ang liit-liit pa oh. Tingnan mo naman. Bahagya pang maka... Cute. Ang sarap. Ang ganda. Alam mo, pag nakita mong yung anak, kung mga kapatid, ikaw ng pinakamaligayang magulang sa lahat. Purihin ang Diyos! Hallelujah! Showing the example. Maging matapat tayo sa Panginoon para maging matapat ang ating mga anak sa Panginoon. Hello? Next. Mother, be a role model to your children. This is the greatest way and biblical parenting. Discipline your children in the right of love and correction. This is the most effective way of raising children to become godly. And last. Next. Yan. Tingnan mo yan, no? Nasa damuhan. Ang cute. Mother, yan example. Hindi niya alam yan na ang kanyang anak ay gumagawa din ng ganun. Nag-pray siya, lumulot siya. Parang prosaic. Pero tingnan mo naman. Mother, be a model. Mother, be a blessing. God bless Batangas ladies.